Hi guys, welcome back sa bagong vlog ng Iron Macchina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos. And yes, this will be our 2023 Kickstarter build. Yeah, so mapakita natin sa inyo yung una namin ito, which is the TMX 125, na isa sa mga popular na base bike na ginagamit ng mga builders dito sa Pilipinas. Okay, so this will be a Scrambler custom build na ginawa ng Iron Macchina Customs. So hopefully magustuhan nyo siya. So ipapakita na natin siya ngayon. Okay guys, so ito na yung bagong build ng Iron Macchina Customs for the 2023 small displacement. It's a Honda TMX 125. Ginawa natin siyang scrambler. With the look itself, very minimalist lang talaga siya if you notice, no? Wala masyadong design, wala masyadong accessories. Basic pa rin talaga siya. At the same time, it's a roadworthy bike. Mag-start muna tayo siguro with the tires. Ang tires na ginamit natin dito is a Corsa Cross 2. Multisport tire siya. Sa front, ang ginamit natin 120 80x17. Then yung rims natin, ginamit natin ay 215x17. Okay, so malaki na siya tignan actually. Malapad, kumbaga hindi rin siya masyadong bitin talaga sa motor. And then with the rear tires naman, it's a 130 80x17. Ang rim na ginamit natin is 2.5x17. So yan, sa mga nagtatanong, ito na po yung sukat ng tires na to. So sa front naman po, since malaki na nga yung tires natin, so ang ginawa natin, nagpalit din tayo ng front suspension. Naglagay tayo ng pang 155 or TMX 155. The reason behind that is of course, we want to accommodate this big tire and then para lumaki din yung mismo motor. Okay, so nagpalit lang tayo nito. May konting conversion lang, pero of course, nag-retrofit naman talaga tayo. With the speedometer, it's a digital speedometer. Very basic lang din. So we have the component which is the RPM, we have the speedometer and odometer. Ayan. So iba-iba rin yung kulay niya mismong panel na yan. So pwede mo siyang gawin pula, green, violet, so whatever, kung ano yung gusto mong kulay. And then with the headlight, ayan. So naglagay tayo ng LED headlight, no? So malaki din siya. I think this is 80 watts, so very visible siya sa gabi. And then we have these turn signals, very small turn signals. Ganda rin siya tingnan kasi hindi siya masyadong obvious at the same time, very bright din siya. Ayan. So, kitang-kita pa rin talaga siya. Diba? So, sa fender, naglagay tayo ng, of course, this is a custom fender pero it's sa plastic, no? So, nagpaint naman tayo ng textured black kaya bumagay siya dun sa design ng mismo motor, no? So, combination kasi ito ng gloss, semi-gloss, at saka textured, no? So, maganda dito ay nabuhay yung ibang parts gawa ng mga combination ng color. And then sa handlebar, gumamit tayo ng high-rise IMC or Iron Macchina Customs handlebar. So ang taas nito is about 4 to 5 inches yung pinaka yung height niya. And then yung lapad niya is about 35, no? About 35 centimeter. So tama-tama yung mismong look, no? Bagay na bagay talaga siya. Okay, and then isa pa, na-convert tayo ng disc brake, no? So gumamit na tayo ng caliper and then gumamit na tayo ng of course ito, itong brake master na to. So papakita natin siya ngayon. So kinonvert natin itong suspension with 5mm plate na para humawak dito sa caliper. So ginawa natin siyang makapal para matibay and at the same time hindi siya bumitaw. So si Anne naman, kasi before yung original ay nandun sa taas dito sa area na to, no, kung saan nakalagay yung speedometer ng original TMX. Pero of course, dahil tinanggal na natin siya, nireroute na natin siya, nilipat natin siya dito. Mas maganda dito kasi of course, hindi masyadong kita, hindi rin masyadong obvious. So for safety reason na rin, no. So gumamit tayo ng back panel dito or back plate para i-accommodate ito kasi medyo malaki yung tangke. So yung normal dati, kinakabit lang namin siya sa middle. Pero ngayon, nagawa tayo ng backplate para i-accommodate yung susian. And then, of course, kasama na rin ang keychain ni Iron Macchina. This tank naman, hindi yung original na TMX ang ginamit natin. So, dahil, of course, we wanted na magmukha talaga siyang scrambler, no? At lumayo dun sa original look ng TMX. So, yan yung ginamit natin tank. And then, of course, simple lang talaga to, no? Kasi ang gusto nung client natin ay all white lang talaga siya. So sabi ko lang, lagyan natin ng konting lining, no? Black lining para at least medyo mabuhay ng konti. And then pininturahan namin siya ng taffeta white
no? And then with a logo na Iron Macchina Customs. Carburetor, wala naman tayong ginawa sa engine. So ang ginawa lang natin talaga is tinanggal natin yung original na air filter. So ang ginawa natin ay naglagay na lang tayo ng AirPods. So mas madali siyang linisin at maintenance. Sa engine, if you notice, yung engine natin, pininturahan na natin siya ng black. Okay, so nasabi na namin to do sa ibang vlogs namin in terms of Honda TMX or sa mga ibang pintura. Ang ginagamit namin dito, industrial na high temp, and then powder coated yung mga parts. So yung side cover and yung top cover, powder coated yan. Of course, that's one of the reasons gusto namin siya na tumagal at the same time, hindi siya magmukhang minadali. No, that's why if you notice yung mga tornilyo natin, intact talaga siya at bago pa rin talaga siya. No, hindi natin siya pinipinturahan ng buo kasi yung iba, pinipinturahan nila ng buo yung makina, which is parang hindi yata maganda. Kasi one, hindi nakakahinga na maayos ang makina in terms of heat, no? So that's one of the things na you have to consider. I guess that's cheaper, but compromise naman yung integrity ng makina. So sa atin, hindi natin ginagawa yun. So we make time talaga na kalasin lahat para maganda rin yung kalabasan. And overall, magmukha talaga siyang premium. So dito tayo sa side na to, with the exhaust, yan. So gumamit tayo ng bullet pipe exhaust, version 2. Very maganda talaga. So very maganda talaga yung pinaka-exhaust niya. Malinis yung pagkakagawa. Yan. Tapos may silencer din tayo in terms of restriction. Kasi syempre may mga places dito sa Pilipinas or location na bawal ang maiingay ang tambucho. So ngayon, meron tayong silencer. And then, if you notice, yung swing arm natin, pinahaba namin siya. We longevated the swing arm at least 4 inches. No? Mas mahaba siya doon sa original talaga. And then, double wall siya. Dalawang tubo ang pinagsama namin sa loob nito para matibay. If you notice yung weld niya, yung design niya, it's practically the original pa rin. Looks the original pa rin talaga. Yan. Pero, extended na yan. Kasi yung iba ang ginagawa, pinuputol naman nila, tapos dinuduksungan. I guess that's wrong in a way kasi compromise yung safety. So, mas maganda pa rin yung isang buo talaga kung mag-extend ka ng swing arm. Miski nga ito, kinustomize na rin namin kasi of course we have to accommodate nga kasi mas malaki na yung tires. So, 130 yung ginamit nating tires dito kaya kailangan namin i-adjust din yung brake stopper. With the side panel, nag-customize din tayo ng side panel kasi nga ang gusto kasi ng client, tanggalin yung original cover dito. Medyo bulky daw tignan. Manipis na yung upuan and yeah, I guess that's tama naman, no? Kagandahan lang dito kasi, sinimplify lang namin siya. Very minimalist lang yung design. Plus, we have this number plate. Instead of putting a number, we don't want that much design, no? So, ang ginawa natin, naglagay lang tayo ng logo, which is Aerol 86. Pero, andyan yung Iron Macchina. And then, we have the Shadow Iron Macchina logo. And then, we have the custom seat, of course. It's a Scrambler seat. So, customized din po siya. Yung mismong tread talaga niya ay para talaga sa Scrambler design. And then, of course, andito rin yung detachable U-bend. Kami lang po yung gumagawa nito. Instead of cutting down the chassis, so ang ginagawa namin, kinakot lang namin yung kaperasong side. And then, we put this detachable U-bend na to. And I guess it's more efficient in terms of fabrication. And at the same time, mas maganda siya tingnan. Kasi kumbaga, kung gusto mo siyang pahabain or paisiin, ito lang i-adjust mo. And then, doon sa mga ayaw na magpintura ng mga chassis, yun din yung gagawin nila. Parang ito na lang yung pipinturahan niya instead of, you know, painting the whole thing. So hindi na kailangan nun. Pero sa amin, ginawa namin dito, we had to repaint the whole chassis again because we had fabrication dito sa side na to, and then dito, and then dun sa mount ng tanke. So marami kami pinabricate dito sa part ng chassis, so we had to repowder coat the whole thing. With the fender naman sa rear, ganun din, it's a plastic. Painted din siya ng satin black. So plastic look pa rin talaga siya. And then we have the LED daylight. Same pa rin yung signal light natin, yung maliit pa rin. And then we have this. So the suspension, it's an original SA16, no? So pang SA16 siya, Yamaha. Why? Kasi mahaba itong size na to. Ang original nito is about 360mm. So mahaba siya as compared dun sa regular ng TMX, which is 310 lang. Sa sprocket naman, so stock pa rin yung ginamit natin sprocket, wala tayong ginawa. Nag-extend lang tayo sa kadena, nagdagdag tayo ng kumbaga dalawang kadena ang ginamit natin dito kasi nga mas humaba na yung original niya. So, we have to extend. And then, with this part here, yan, powder coated na rin itong mga to.
if you notice, magkaiba yung logo. On the dito, then sa kabila is Iron Macchina. That's requested by the client. And then meron tayong dito, I think it means Anya. So I don't know how what it means, pero yun yung gusto ng client, Anya, ibig sabihin. So for those who knows what Anya means, comment nyo na lang po sa comment section below. Side stand naman, nag-extend din tayo. Gumawa din tayong bagong side stand. Kasi nga, tumaas na yung motor. About mga 4 inches din yung tinaas niya from the original. Nag-extend din tayo. And then lastly, ito. Ayan, so engine guard. So ang gusto ng client kasi ay lagyan siya ng small engine guard. Or yung pinaka skid plate na tawagin. No? We designed this skid plate accordingly dun sa mismong exhaust niya. So if you notice, yung line going sa exhaust and then yung mismong skid plate ay sakto-sakto siya or hulmado siya doon sa design ng mismong exhaust para pag tinignan mo siya, isang buo lang siya. Diba? Parang hulmado siya. And then we have the laser engraved logo na Iron Macchina custom sa ilalim. Ayan, so sobrang pulido na talaga yung pagkakagawa natin dito. Ayan, so of course, it's a first build sa year na to sa 2023. So kailangan talaga maganda talaga. Hopefully, nagustuhan nyo yung design. Sa amin naman ay we've been doing this a lot of times na siguro para may mga 3 times na kami or 4 times na kami gumawa ng ganitong look. But of course, every build na ginagawa natin has its own character. Ayan. So, overall look. Ganda. Ganda nitong motor na to. Okay, so nakita nyo na yung bagong Honda TMX na ginawa namin na Scrambler. So, ito yung 2023 starter build natin, no? I really hope that you like the design and idea kung paano namin siya ginawa. Please do share this video kung nagustuhan niyo po yung video. Again, don't forget to subscribe po dito sa YouTube channel namin. It's Iron Macchina Customs. Pa-click na po yung bell para maging updated po kayo sa mga videos na mga ilalabas na po ng Iron Macchina Customs. Please do like and share po yung Iron Macchina Facebook page po namin. It's Iron Macchina Customs. Search nyo lang po siya. Also, our Instagram page po. Andun din po yung mga bagong pictures or videos po namin na nilalabas po namin dito sa Iron Macchina Customs. So again, maraming pong salamat sa pagpapanood po ng aming vlog. This is Paul Anthony Simon Cantos. Ciao!